Nagiging maingat naman ngayon itong si Coach Tim Cohn at ginagawa na nga niya ang kanyang trabaho at nag-i-scout na rin siya sa mga makakalaban niya nila sa Asian Games. Napansin nga ni Coach Tim Cohn ang team ng Bahrain at hindi niya pinalampas na tignan ang team na ito. May laro ang Bahrain sa FIBA 2022 na kung saan lumaban sila sa team ng China at muntikan na nilang talunin ang China. 1 point lamang ang lamang ng China sa game na ito, kaya naman nag-iingat rin itong si Coach Tim Cohn dahil posible nga na magkaroon ng magandang laro ang Bahrain laban sa kanila, kaya naman pinaghahandaan na nila ang team ng Bahrain na kanila namang makakalaban sa September 26 sa kanilang first game sa Asian Games. Meron niyang isang pamilyar sa mga Filipino basketball fans na player ngayon ng Bahrain at ito ay si Wayne Chisum na naglaro para sa team ng Rain or Shine, NLEX Road Warriors at Magnolia Hotshots dito sa PBA bilang import at siya ngayon ang naturalized player ng Bahrain. Malakas-lakas pa rin ang player na ito at maging ang ibang players ng Bahrain ay nag-improve rin at kung hindi nga mag-iingat itong si Coach Tim Cohn ay baka mabigla sila sa kanilang first game, pero dahil nga sa napansin ni Coach Tim Cohn ang team ng Bahrain ay asahan natin na may plano na nga ito na kanya namang pagaganahin laban sa team ng Bahrain. Nag-iingat lang itong si Coach Tim Cohn at sigurado na ayaw niyang maging relax sila masyado laban sa team ng Thailand at Bahrain dahil sa nakakaangat ang Gilas sa rankings at kadalasan rin ay palaging panalo ang Gilas laban sa Bahrain at Thailand. Naiintindihan rin natin na iniiwasan nga ni Coach Tim Cohn na matalo kaagad sila sa opening round at ang talagang plano nila ay maipanalo ang lahat ng kanilang laro sa first round pa lamang at magkaroon ng magandang momentum na magtatagal hanggang sa umabot sila sa finals. Sumasang-ayon naman tayo na malakas rin ang Bahrain at ayaw talaga nasirain ni Coach Tim Cohn ang kanilang first game at ang gusto niyang magawa nga sa kanilang unang laro ay ang manalo. Ibang iba talaga si Coach Tim Cohn, talagang nagkahanda para manalo. Sa latest naman na ensayo ng Gilas ay nagpakita ang lahat ng mga players at halos nasa 80% na ang performance nila habang papalapit ang pagsisimula ng Asian Games. May konting problema nga lang dito kay Perkins at Beba dahil na rin sa wala sila sa original na listahan na sinubmit ng Philippine National Basketball Team at dahil nga dito ay pupunta sa pagpupulong ang isa sa kinatawan ng Gilas para iapila sina Beba at Perkins. Pero kung idideny nga ito ng Asian Games Committee ay naka-standby naman itong si Stanley Pringle, yun nga lang ay mawawalan tayo ng Abueva at Perkins na makakatulong rin sa Gilas team. Kung hindi naman idideny ng Asian Games Committee ang apila ng Gilas na isali si Abueva at Perkins sa final lineup ng Gilas Pilipinas, kahit na wala sila sa original na listahan ng mga players na kanilang sinubmit, ay maganda ito para sa Gilas team at buo ang lineup na ginawa ni Coach Tim Cohn. Malapit-lapit na nga ang Asian Games at bago ang first game ng Gilas ay magkakaroon na muna sila ng tune-up game laban sa LG Seekers ng Korean Basketball League at open ito para sa mga Filipino basketball fans sa PhilSport Arena. PBA Draft ang isa sa mainit na pinag-uusapan ngayon ng mga Filipino basketball fans at ang player na si Kit Jimenez ang isa sa naging maingay ang pangalan sa PBA Draft at kahit na sa late round ito kinuha ng SMB. May laro naman si Kit at ang isa pa ay sikat ito sa mga Filipino basketball fans dahil sa mga basketball videos niya at mas nakilala ito noon sa channel ni Coach Mab at ipinakita niya yung determinasyon as a player para umabot nga sa PBA. Sinubaybayan nga ng mga Filipino basketball fans ang journey ni Kit Jimenez papuntang PBA at natupad na nga rin ito. Hindi naging madali ang daan rin ni Kit papunta sa PBA dahil na rin sa nagsumikap siya at paunti-unti itong nag-improve sa kanyang laro hanggang sa nagpakita ito ng galing sa MPBL at ngayong 2023 ay nadraft na nga siya sa PBA. Kung hindi ito ititrade ng SMB at i-develop pa nila para maging parte ng kanilang rotation ay hindi nga malayo na magkasama silang maglalaro ni Terence Romeo na isa rin sa tinitingalan nitong si Kit Jimenez sa larangan ng basketball. Mula sa 124 na draft applicants ay lumabas nga na 79 ang napili sa PBA draft at napansin na ng mga fans na masyadong marami yata ang mga players na nakuha kaya nasabi ng ilan na magiging free agent ang karamihan, yung ilan naman ay mapupunta o babalik sa MPBL at ito nga ang isa sa pwedeng mangyari dahil na rin sa hindi nga maa-accommodate ng PBA teams ang 79 players na ito o hindi nila mabibigyan ng kontrata ang ganitong karami ng mga players. Ang Filipino-American naman na si Stephen Holt ang naging number 1 pick sa katatapos lang na PBA draft at nakapaglaro na ito sa iba't ibang liga abroad kagaya ng sa NBL Australia, China at iba pang liga. Nasa halos 6'5 ang height ng player na ito at napunta nga siya sa team ng Tireforma Jeep at nasabi na naman ng mga ilan sa mga fans na mapupunta na naman ito o matatrade ang player na ito sa kahit alin sa dalawang naglalakihang PBA teams. Posible nga rin na mangyari ito dahil nakita na natin sa nakaraan na mga PBA draft na natatrade nga ang ilang malalakas na players papunta sa mga malalakas na teams dito sa PBA o yung dalawang malaking teams dito sa PBA.
Ang isa pa nga sa mga player na gumawa rin ng ingay sa PBA draft ay itong si Rivero, at ang sigaw pa rin ng majority ng mga fans ay maglaba na muna ito. Ang kumuha sa kanya ay ang team ng Phoenix Super LPG. Hindi rin nagpahuli itong si Jan Amores dahil na rin sa nakuha rin ito sa PBA draft, at isa nga rin siya sa gumawa ng ingay noon sa Philippine Basketball dahil nga sa gulo na kinasangkutan ng player na ito noong nasa GRU pa siya, at may meme siya noon na Boy Sugod. Northport Batang Pier ang kumuha sa kanya, at makikita natin kung paano nga i-develop ng PBA ang mga players na ito para umabot sila sa punto na maging isang core player sila ng isang basketball team dito sa PBA. Yung mga nakuha sa first round ng PBA draft, ang ilan nga sa sigurado na gagamitin ng mga PBA teams kaagad-agad, kagaya na lamang ni Stephen Holt, Kent Taffin at iba pa.